Welcome back mga Pops! Kwentuhan muna tayo. Natapos na nga ang Game 5 between sa Los Angeles Lakers against sa Denver Nuggets. Napakasakit nito para sa mga Los Angeles Lakers fans dahil dito na natapos ang kampanya ng Lakers sa playoffs. Pero mga Pops, ano nga ba ang naging dahilan o main factor kung bakit natalo ang Los Angeles sa Game 5 against sa Denver? Pakicomment dyan sa baba mga Pops kung ano sa tingin nyo ang nakikita nyong dahilan kung bakit natalo ang Lakers kanina sa Game 5 at nalaglag ito sa playoffs. Natapos ang game sa score na 108-106. Actually mga Pops, okay naman ang production ng first 5 ng Lakers. Umiscore si AD ng 17 points with 14 rebounds. Si LBJ naman ay 30 points with 11 assists. Si D'Lo naman ay may 14 points with 6 assists. Si Hachimura ay may 15 points with 5 rebounds. At si Austin Reeves ay may 19 points. Actually mga Pops, okay na okay naman talaga ang opensa ng Lakers kanina sa Game 5. Samantalang sa Denver naman ay leading scorer nila si Jamal Murray with 32 points. Kasama na yung kanyang last second game winning shot against kay Austin Reeves. This time mga Pops, napigilan naman nila yung scoring ni Aaron Gordon. At mapapansin naman natin na dikit lang yung score matapos yung game, 108-106. Pero i-compare natin yung team stats ng Lakers against sa Denver. Kung may reason akong dapat makita mga Pops, eto na yun, nag-iisa lang ang dahilan kung bakit natalo ang Lakers kanina sa Denver Nuggets. Pakicomment dyan sa baba mga Pops kung sang-ayon kayo dito sa napansin ko. Actually, ang field goals ng Lakers at Denver ay hindi nagkakalayo. Ang Denver ay mayroong 47.2 field goal percentage, samantalang ang Lakers naman ay may 46.4 field goal percentage. Dito sila medyo nadehado sa 3-pointers. Ang Denver ay mayroong 16 3-pointers sa 10 3-pointers lamang ng Lakers. Ang 3-point percentage ng Denver ay 42.1%, samantalang ang Lakers ay 28.6% lang. Dito naman nakabawi ang Lakers sa points in the paint dahil ang Lakers ay umiscore ng 56 points sa paint, samantalang ang Denver ay 44 points lang. Pero ito na yung sinasabi kong main reason mga Pops, dito nakakapanghinayang. Kung napunan lang sana ng Lakers to, eh malamang sa malamang panalo sila sa Denver Nuggets kanina. Nakakahinayang yung free throws nila mga Pops. Kung naipasok nila yung mostly ng kanilang free throws, eh panalo sana sila kontra sa Nuggets. Bakit kanyo? Tumira sila ng 27 free throws. Take note mga Pops, 27 free throws yan ha. Ang naipasok lang nila ay 18. Ang free throw percentage nila ay 67.7% lamang. Nagpinti sila ng 9 free throws sa 27 na tira. Bakit ako nanginayang dito mga Pops? Kasi yung mga mintis nila ay talagang crucial na crucial at kailangan na kailangan para manalo ang team ng Los Angeles. At saka mga Pops, ang baba talaga ng 66.7% kumpara sa 88.9% free throw ng Denver Nuggets. Ang offense ng Lakers ay okay naman pero dito talaga sila dinali na nakikita kong dahilan kung ba't sila natalo, yung kanilang free throws. Kayo mga Pops, makikomment dyan sa baba kung tingin nyo ito rin ang dahilan or may iba kayong nakitang dahilan kung bakit natalo ang Los Angeles Lakers.